Ecclesiastes chapter 4. Anak ko, huwag mong dayain ang dukha sa kanyang kabuhayan at huwag mong paghintayin ng matagal ang mga nangangailangan. Huwag mong palungkutin ang gutom na kaluluwa. Hindi mong kahiin ang isang tao sa kanyang kabagabagan. Huwag mo nang dagdagan ng kabagabagan ang pusong nababagabag at huwag ipagliban ang pagbibigay sa kanya na nangangailangan. Huwag tanggihan ang daing ng nagdadalamhati. Ni ihiwalay mo ang iyong mukha sa isang dukha. Huwag mong ihiwalay ang iyong mata sa mapagkailangan. At huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon na sumpain ka. Sapagkat kung sumpain ka niya sa kapaitan ng kanyang kaluluwa, ang kanyang dalangin ay didinggin ng lumikha sa kanya. Kunin mo para sa iyong sarili ang pag-ibig ng kapisanan at iyuko mo ang iyong ulo sa isang dakilang tao. Huwag kang magdalamhati na iyuko mo ang iyong tainga sa dukha at bigyan mo siya ng magiliw na sagot na may kaamuan. Iligtas mo ang nagdurusa ng kasamaan sa kamay ng mang-aapi at huwag kang mawala ng loob kapag ikaw ay nakaupo sa kahatulan. Maging parang ama sa ulila at kahalili ng asawa sa kanilang ina. Gayon ikaw ay magiging gaya ng anak ng kataas-taasan at mamahalin ka niya ng higit kaysa iyong ina. Itinataas ng karunungan ang kanyang mga anak at humahawak sa nagsisihanap sa kanya. Ang umiibig sa kanya ay umiibig sa buhay, at silang nagsisihanap sa kanya ng maaga ay mapupuspos ng kagalakan. Ang humahawak sa kanya ay magmamana ng kaluwalhatian at saan man siya pumasok, pagpapalain ng Panginoon. Sila na naglilingkod sa kanya ay magsisipangasiwa sa banal, at ang umiibig sa kanya ay iniibig ng Panginoon. Ang nakikinig sa kanya ay hahatol sa mga bansa, at siyang nakikinig sa kanya ay tatahang tiwasay. Kung ang isang tao ay pagkatiwala ang kanyang sarili sa karunungan, kanyang mamanahin siya, at ang kanyang lahi ay aariin siya sa pag-aari. Sapagkat sa una ay lalakad siya na kasama niya sa mga likong daan, at magdadala ng takot at pangamba sa kanya, at pahihirapan siya ng kanyang disiplina hanggang sa mapagtiwalaan niya ang kanyang kaluluwa at subukin siya sa pamamagitan ng kanyang mga batas. Kung magkagayoy, babalik siya sa kanya ng matuwid na daan at aaliwin siya at ipahahayag sa kanya ang kanyang mga lihim. Ngunit kung siya'y magkamali, iiwan niya siya at ibibigay siya sa kanyang sariling kapahamakan. Masdan ang pagkakataon at mag-ingat sa kasamaan at huwag kang mahiya kung tungkol sa iyong kaluluwa. Sapagkat may kahihiyan na nagdudulot ng kasalanan at mayroong kahihiyan na kaluwalhatian at biyaya, huwag tumanggap ng tao laban sa iyong kaluluwa at huwag mong hayaang ang paggalang sa sinumang tao ang maging dahilan ng iyong pagkahulog. At huwag mong pigilin na magsalita pagka may pagkakataon na gumawa ng mabuti at huwag mong ikubli ang iyong karunungan sa kanyang kagandahan. Sapagkat sa pananalita ay makikilala ang karunungan at ang pagkatuto sa pamamagitan ng salita ng dila. Sa anumang paraan ay huwag magsalita laban sa katotohanan, ngunit mahiya ka sa kamalian ng iyong kamangmangan. Huwag kang mahiyang ipagtapat ang iyong mga kasalanan at huwag pilitin ang agos ng ilog. Huwag mong iilalim ang iyong sarili sa isang taong mangmang, nitanggapin ang katauhan ng makapangyarihan. Pagsikapan mo ang katotohanan hanggang sa kamatayan at ang Panginoon ay makikipaglaban para sa iyo. Huwag kang magmamadali sa iyong dila at sa iyong mga gawa ay tamad at walang humpay. Huwag kang maging parang leyon sa iyong bahay, ni mabalisa man sa iyong mga lingkod. Huwag mong iunat ang iyong kamay upang tumanggap at isara kung ikaw ay magbabayad.